Ay, may hand. Go. Yo. Tam-tam, para sa iyo to. Kakarating yan kay Tam-tam. Kasi may buhay din yan. Pero iyak na kayo. Dahil birthday ni Liit, gagawa kami ng mahabang video ngayon. At gusto sana namin maging educational ito, kaya nagpatulong kami kina Doc Gab at sa iba pang organisasyon para lalong maging mas makabuluhan ang video na to. Kaya sana tapusin nyo hanggang dulo, kasi once a year lang kami magpalabas ng ganito. Mahirap maging seryoso. Pagtapos nito, promise, magpapatawa na kami ulit. Pero ano ba yung nangyayari sa pusa pag kinakapon sila? Bukod sa gusto naming malaman kung ano yung scientific explanation behind this, naisip namin gawin na lang educational itong video at gamitin ang following ni Liet sa social media para ipalaganap ang advokasya ng magandang na idudulot ng pagpapakapon, hindi lang para sa mga hayop kundi para na din sa komunidad na pinaninirahan nila. Nung huling birthday ni Liet, sinubukan naming mangdilihensya ng pera sa mga fans niya. Nung una joke-joke lang to, pero nung umabot ng 5,600 pesos yung nakubra niya, naisip namin seryoso na to. Napag-isipan namin na i-donate na lang sa animal shelter yung malaking parte at yung natitira ay ipambili ng cat food na ipapakain sa mga pusa na nasa lansangan. Naisip namin na magandang tulong to, pero pansamantala lang. Kung magpapakain ka ng pusa sa daan, busog sila ng isang araw lang. Baka nga ilang oras lang eh. Pero paano kung matuturuan mo ang mga komunidad na kinalolooban nila ng mga paraan para hindi na magkaroon ng palaboy na hayop na nagkakasakit, nagugutom, nagkakalat ng sakit gaya ng rabies at namamatay? Hindi ba mas long-term na tulong yun at mas may kabuluhan? Kaya nagpunta kami ng Etivac para makialam sa mass neuter drive na inoorganisa ng Honeycats PH, nila Miss Shen Kudya at Doc Gab Veterinarian. Nagpatulong din pala kami sa mga tropang sina Storytimer, Buji Babera at Budol Buddy. Sila yung mga driver at wingman namin sa araw na to. Dito nila ginanap yung low-cost kapon sa Julian Felipe Elementary School sa Cavite City, dito sa may covered court. Maraming umaten sa event na to. Maraming pusa at meron ding mga aso. In-interview din namin sila para makuha namin yung insights kung bakit nila gustong ipakapon yung mga alaga nila. Papakapon ko po itong aso ko, si Chip. Nakakailang beses na rin po siya nakakapag-pregnant sa isang aso namin. So, chick boy po siya. Opo. Matagal na rin po namin naisip na ipakapon to si Chip kasi since nga po, yung una po na nabuntis na yung isang aso namin, parang ang dami na rin pong alaga po namin. So, hindi po namin kayang i-maintain dahil sa karoon po ng gantong event. So, tinik na rin po namin yung opportunity na para ipakapon po itong aso namin. And Jody, kasama mo na si Chip. Chip, di ba? Yes. O, sabi mo si Chip, dali malapit na siya ipakapon. Chip, kaya mo yan ha. Ay, may hand. Go. Yo. Siguro 2019 po ako nag-start na nagpapakapon. And nag-start po siya sa parang bata po. Marami po ako alagang cats and nalaman ko po about kapon. And syempre ako po na may alaga. Gusto ko pong safe at healthy yung mga pets ko. So ever since po na nag-start po ako nagpakapon, naging active na po ako sa pagpapakapon ko. Even po yung mga community cats sa amin kasi... Okay, na rin nagdadala. Yes po. Message po kayo dun sa kay Tam-Tam. Ano po yung sasabihin? Ay, kausap ko. Kanyang nakakarinig ko siya ng salitang tao. Si Tam-Tam. Tam-Tam, para sa'yo to. Makakarating yan kay Tam-Tam. Apat yung dala ko na galing sa food park. Bale sila yung papakapon ko. Kung alaga ko na yan sila hanggang sa siguro may 2 years sa kami doon, sila yung pinapakain ko yun. Dumadami sila, tapos nasa kalye sila, walang naaaruga sa mga anak nila. Nakakaawa yung mga anak. Minsan sa sobrang awa na nga, kinukuha ko na nga yung mga anak nila, inuwi ko sa bahay. Ang pagmamahal ko sa kanila, parang pagmamahal ko lang sa kapwa-tao. Kasi may buhay din yan. Nagkataon lang kasi yan sila. Sila yung hayo, tayo tao. Kung tayo, nasa katayuan nila, parang ang sakit, di ba? Pero iyak na kayo. Hindi kasi nakakaawa talaga, di ba? Dala na sa kanila, na kung hindi kami dadating, hindi yan kakain. Kung ano yung kakaya ng ano ko, yun ang gagawin ko para sa kanila. Tawag doon, empathy. Parang miyak na ako eh. Sana, kung hindi naman natin kayang alagaan, pakapo na lang natin, lalo na yung mga kababaihan, para hindi sila dumami. Kasi nakakaawa, nanganganak sila, pagkatapos, tatapon lang nila. Mayroon ba maging advocate kapapon?
yes, masakit sa puso. Kasi yung ginagawa mo yung lahat, tapos pag lumalabas ka, nakikita mo pa rin, ang daming kuting. Yan, Christian, ba't pinagpapatuloy mo? Mahirap. Okay, yun na yung puso mo eh. Kahit nga nagagalit na ang mister ko, sabi ng mister ko, isa pang stray, ikaw na magiging stray. Ang ultimate dream ko, lahat ng strays magkaroon ng fur family na magmamahal sa kanila. Ang gustong-gusto ko talaga makapo ng mga community cats, mag-gather sila, tapos ayusin yung health nila, tapos i-up for adoption. Kung hindi natin kayang alagaan, wag na sana natin hayaan dumami pa. At finally, nakahanap kami ng time para ma-interview si Doc Gab para malaman natin anong importansya ng pagpapakapon ng hayop at ano yung misyon na isinusulong nila. Kaya eto si Madam Chichi para magtanong kay Doc Gab ng mga bagay-bagay patungkol sa event na ito. Ano ba tong event na to, Doc? Can you please explain? So this is low-cost kapon outreach wherein part of the proceeds ay ginagamit natin to use as subsidy to provide free kapon or to provide mga free vaccines. Kaya dito meron tayong mga free kapon for rescuers, meron tayo dito mga promo for rescuers, and we also have yung mga free anti-rabies vaccines. And ngayon dito sa ating kapon, lahat ng PWD ay free. So we focus on that kasi yung mga PWD na to, wala silang magagawa actually for themselves. So possible silang mabuntis without their control. Binibigyan natin for free para yung pet parent, wala na siyang dahilan para, alam mo yun, di may pakapon. Ah! Ano naman ang goal nyo sa mga low-cost kapon events nyo? We've been doing this for the last 3 years. Ang goal talaga ng kapon natin is to reach out to different communities, specifically yung mga walang malalapit na clinic for kapon. So we are composed of, ngayon, we have 4 vets and almost mga 15 non-vet staff. So these teams is actually trained for kapon event. Kasi ano ito eh, community event eh. So basically, we are outside clinic. So we have to make sure na maging maayos yung event. But we will be having a short debriefing din later. Kasi ang gusto natin, talagang engagement and awareness for the people para maging sustainable siya. And so far, ang aming number for kapon outreach, we have had around 70,000 na. Alas nagkakapon kami ng 50 to 80 every day. But still, sobrang dami pa rin ng kailangan ikapon dahil nung pandemic, nung 2 to 3 years na pandemic, lumobo talaga yung mga numbers nila. Eh, Doc Gab, ano naman ba ang benefits ng pagpapakapon? Kapon will not benefit only your pets eh. Kasi for your pet, mag-benefit sila in a way na less stress, no need na to go out to meet, yung pag-iingay, and even mga cancer sa kanilang organ, especially sa cats. Cats kasi madalas ang mga pyometra infection sa matres. O yung isa ko, si Chichi, nagkaroon. Ah, nagkaroon siya. So, ota mo, pinagkalat mo pa talaga, anak ka talaga ng tatay. So ang masama pa dito, cats can become pregnant 1 month after manganak. Ganun kabilis. And for the community, ang mahirap kasi, hindi alam ng madami, na if you have a male cat na nakakalawas ng bahay, hindi siya problema mo eh. Problema siya ng kapitbahay. Kasi they will be the one na mag-meet sa mga kapitbahay. Ang problema, wala ka namang sustento doon sa magiging anak nun. Siyempre, so ang mangyayari, when you neuter them, you help your pet and your community in general. Kasi for example, ikaw may kakayahan ka magpakapon, but your kapitbahay wala, and puro female siya. Wala siya magagawa if your male is the one going inside their house, di ba? And then on the community din, kasi pag mas maraming pets sa surroundings, doon nagkakaroon tayo ng mga possibility ng sakit. May mga tatawag tayong zoonosis o sakit from animal to human. And one of the most common is rabies talaga. Teka, Doka, ano bang magiging problema pag sobrang dami na naming aso at pusa sa lansangan? The problem, actually, the situation in the Philippines, legal mag-pound ng hayop. After 2 weeks to 3 weeks, they are legally to be, you know, put to sleep. And wala tayong magagawa kasi that's the rule eh. And we have to change the law. But that right now, what we can do, start on the ground, make awareness, and then start the cut-off ng population ng pets. Doc, hindi ba yan considered as animal welfare abuse? Paano na lang kami magpaparami niyan? One of the most common question na encounter ko, hindi ba siya animal welfare abuse? Kasi di ba yung cats or dogs, they want to multiply. The problem is, these animals are our responsibility na. Unlike before, nung nasa wild sila, they can hunt for food because they have their own surroundings eh. Now they are living with us and wala na sila sa normal nila na habitat and environment. So basically, we are the one providing food for them. And with the number of animals outside, hindi na enough. And idagdag mo pa yung danger ng cities sa mga kalsada, yung mga vehicular accident, idagdag mo pa yung mga possibility ng mga cat haters, dog haters na possible gawin nyo sa kanila. And if sa Pilipinas, meron pa tayong mga meat trade ng hayop, di ba? So, may mga kumakain ng mga ganyan. So, hindi pa rin mawawala talaga. Kaya, yung ginagawa natin na for spay and neuter, it's humanely accepted. Internationally, yeah, hindi lang siya local. Ang problema lang sa atin, compared to international programs, meron silang funding. Sa atin, wala tayo. Most of the things na nangyayari dito, tulad sa ginagawa namin, is
initiated by private groups or rescue groups or shelters. Pero actually, dapat nga situation na to ay hindi natin salu-salu eh. Pero what we can do is act. Oh, hindi tayo pwedeng masan na agad kasi it's been a long time and wala talaga. Ah, yun naman pala. O tao, pakinabangan mo muna yung dalawang kasama mo dyan na sila muna magtanong at yung sinasain ko eh masusunog na. Salamat, Doc Gab. Si Lester pala tsaka si Mark. Hello, I think nakita ko yung sa content video. Actually, I've been watching it. Yeah. Bakit mo patuloy pa rin ginagawa after 3 years? Kasi ala talagang halos parang hindi siya nababawasan ng significant number. So marami pa rin minis. And I guess what's happening is marami naging aware. So yun, that's the good thing about it. Mas marami naging aware. Sabi ko nga, ang goal kasi natin is palaganapin yung animal welfare at mag-provide ng low-cost kapot. At ang goal natin at the end is huwag na itong kailanganin gawin. Kasi pag ito kailangan is clear, enough na yung enough awareness. Na yung mga tao to rescue, mayroon ng gap na enough for animal rescuers and animals to be rescued. Hindi na yung sobra-sobra. If the pound are still existing, ibig sabihin there's a problem. Kasi the pound exists because there are overpopulation. So ang goal is wala nang pound talaga? Wala nang pound talaga. Instead of pound, we make it a shelter. Na there's a food to be provided, there are people to take care of them. Ganun siya. Hindi yung basta after 14 days, hindi nakuha. Yeah. Marami bang natatakot magpakapon? Well, may before, when we started way back years ago, nung mga gisimula kami, meron talaga. Kasi kulang pa yung awareness sa kapon. There are some people even thinking that kapon is cruel to animals. They don't know that this will help them in general. Not only because na nakakontrol yung population nila, but also it will benefit them because there will be enough people to take care of them. Napansin po kasi namin na may pila, di ba? Mm-hmm. Usually ba per kapon, ilang minutes tumatagal? So one cat neuter would last from 1 to 3 minutes or less. Sometimes, meron tayong mga special cases, may mga infection or may mga special tumor inside. It will take around 1 to 30 minutes. That's the maximum. Nasaktan ba yung mga pets? Parang yun yung takot ko eh. Baka after, siyempre tulog sila nung ano, pero afterwards baka kuwawa naman yung ano ko, alaga ko. Yeah, and also the problem with our pets, they cannot speak for themselves, no? So sometimes they will just show it through actions. So in the surgery process, they are receiving two injectable medication. One is painkiller that would last for 24 hours. After surgery, they will not feel anything. And they also receive injectable antibiotic that would last for days. So that's for the infection, to prevent the infection if ever they will lick the wound. Now, since the painkiller only lasts for 24 hours, we are also offering oral medication for painkillers that you can provide to your pets so they won't feel any pain. However, it's not advisable for actually most pets to take pa ng painkiller kasi our pets sometimes, or most of the time, they have tolerance to pains eh. And you will see later, the wound is very small. It is something like parang sugat lang na maliit na very tolerable for so them. Hindi naman siya, so hindi siya makaramdam ng pain. And yun nga, we have available painkiller for those na masiselan talaga. Truth or myth? Doc, magbabago ba yung ugali ng alaga ko after baka manin? When your pet is neutered or spayed, there's a big chance that their behavior would change. However, it's not 100%. Kasi ang nangyayari, when we neuter or spay them, we remove the organ that initiate or activate the heat cycle, yung paglalandi. So one of the most common na nagbabago is nawawala na yung kanilang pag-iingay na cycle, nawawala na yung kanilang paglalayas ng bahay, and the need to spray ihe or mag-spray ng urine. So yung ganong behavior na related sa heat cycle, nawawala yun. Pero yung mga aggression, yung tendency nila na maging bihikan sometimes, yung mga ugali nila na minsan medyo territorial pa rin, nandun pa rin yun. The only, one of the biggest factor din why some pets don't change their behavior after neuter is because sometimes too late na nagpapakapon. When your pet is 3 years and above, they develop this habit. Wala na ka nalaman yung paglalandi niya. And ito yung gusto kong i-clarify sa iba, yung spraying or territorial ng mga pets, ay hindi yan 100% may kinalaman sa paglalandi. Some pets, if they are the first pet in the family, at kahit kapon na sila, pag nagpasok ka ng bagong pet, they have the tendency to still to become aggressive. Kasi that's the personality. Hindi siya hormone-derived. It's a habit. It's a behavior. To answer the question, yes, it will change gradually. It will change significantly, but not entirely. Like iniisip nila na tataba, it still depends on the nutrition, syempre. Sa pagpapakapon ko, humahaba ba yung buhay ng mga pets? Yes. There's really as a study that showed na when is comparing fixed or yung unneutered na mga cats and dogs, they have the tendency to live longer, 5 to 10 years. Sa mga dogs kasi natin, it is very common when they reach 5 years old, mga female dogs, almost
50 to 70% nagkakaroon sila ng pyometra or infection sa uterus. Kasi hindi na nabubuntis when they go into heat yung blood na ipon sa matres. Sa male dog, may mga tendency tayong magkaroon ng aggression behavior na possible mag-cause ng trauma sa kanila, ng sakit and away, and also testicular cancer. Although it's very small chance, pero comparing dun sa wala na, mas safe yun. And sa male, actually sa cats, ang pinakamalaking factor about sila pinapakapon, malaki ang rate natin ng nasagasaan, nalaglag sa bubong, or namamatay because of going out just to mate. Comparing the lives of pigs and non-kapon, sobrang mas mahaba talaga yung mga kapon na kasi they stay indoor. Doc, salamat sa... Thank you. Actually, I would like to, ano nga eh, take a content nga about of this eh. Yeah, very nice. Thank you so much. Pinaunlakan niyo yung interview namin. Before it's too late, pakapon na nila. Kasi before they know, sobrang dami nilang pets and it will be very costly and kawawa yung mga pets kapag di maalagaan. We are always after quality care than quantity. Chichi, look here. 3 years old ata si Chichi nung nag-decide ako na ipakapon siya. Nagkaroon kasi siya ng pyometra. Yun yung nai-infect yung matres ng pusa. Kaya pinakapon ko na lang siya kahit na may kamahalan. Para na rin safe at para hindi na siya mahirapan. So same sentiments kami ng mga nag-a-advocate ng pagpapakapon ng mga hayop na nasa responsibilidad ng mga tao. Kung hindi na kayang alagaan, huwag na lang hayaang dumami. Hindi din naman kaya mag-control ng mga hayop gaya ng tao. Tulong na din natin sa kanila na may kapon sila dahil maraming hayop ang nauuwi na palaboy-laboy at namamatay sa aksidente, sa mga sakit at sa pagkagutom. Okay lang ba yung liit tatanggalin natin yun? Or ayaw mo? Mas healthy daw yun eh, walang tanggalin natin yung yes or yes.